sa industriya ng bagoong balayan na maaaring dumaranas ng pagsubok ngayon katulad ni Ginoong Hermit. Heto ang magandang balitang nakalap ko. Mga nagsusupot ang restaurant na sumusuporta sa kanilang local bagoong. Excited na akong tikman! Ilang minuto lang mula sa mga paggawaan ng bagoong ang kainang ito, nakapansin-pansing hindi nauubusan ng customers. Mahirap daw kasing hindian ang mga inihaw nila na perfect partner sa kanilang bagoong balayan rice. Ayan, this started way back, December 2011. So naisip ko lang, kasi yun nga, mahilig kaming, yung husband ko, mahilig siyang mag-ihaw. So naisip ko lang, nung nagputa pa ako ng restaurant na, why not come up with ay bagoong rice pero using our local na bagoong balayan. Hindi raw ito basta kanin na hinaluan ng bagoong balayan. Iginigisa pa nila ito with other ingredients para lalong sumarap. At ang kanilang mga pagkain, iniihaw fresh pagkatapos mong orderin. Best seller daw nila ang ribs for 140 pesos at liempo for 130 pesos. Hindi rin nawawalan ng orders for quarter leg and breast chicken barbecue na parehong 120 pesos. Kasing presyo rin ito ang kanilang sisig. Kung buong pamilya o barkada naman kayo, may kamayan boodle fight sila. May liempo, pork and chicken barbecue, tilapia, ensaladang talong, atsara, itlog na maalat with kamatis, at pangmalakasang 10 cups of rice, all for 730 pesos. Pwede ka rin mag-request ng bagoong balayan as sausawan. Let me start. Gusto kong tikman yung ano po eh. Isda, tapos tsaka yung bagoong balayan rice. Option mo, pwedeng diretso na itong sausawan or pwede kayo pong maglagay ng kalamansi with chili. Tapos lalagyan mo ng ganyan. Ang sarap nito. Ito yung masarap ko magkakumain po eh, no? Tapos kahit mainit. Panalo siya sa isda. Nako. Sarap. Perfect. Parang ibang-iba siya sa bagoong rice. Ito parang may ibang nag-stand out na lasa o dinamnam. Let's go to western ulam. Ang sarap ng ribs. Pero yung mismong bagoong balayan rice, mas panalo siya sa isda. Nire-recommend nila, subukan ko daw yung kanin na may balayan bagoong sa liempo. Ang sarap kumain dito. Para sa akin, perfect siya na may kasamang inihaw na isda. Tsaka ensaladang talong. Kain po! Kaya sa susunod na mapasyal kayo sa balayan, subukan nyo ring mamili at kumain dito para makatulong sa maliliit na negosyo. Sa aming pagbabalik, patuloy natin kilalanin ang natatanging ganda at kasaysayan ng balayan.